Dito sa video natin ngayon, ang goal natin ay makapag-create ng bagong data store sa VMware using iSCSi. So, yung iSCSi, ito yung cheapest way para makapag-create ng virtual disk. Ang kagandahan lang dito, kapag na-mount mo siya, nade-detect siya as physical drive. So, ito yung storage natin, guys. So, kung makikita nyo dito, ang disk lang natin is ito. Ayan. So, mamaya, magkakaroon tayo ng additional disk or data store gamit yung iSCSi. So, para magawa nyo yun, punta lang kayo dito sa networking. Then, dito, click nyo to, yung VM kernel nick. Then, dito, click nyo yung add VM kernel nick. Ayan. So, dito, magkikreate tayo ng port group. Then, dito, i-assign natin siya sa virtual switch. So, dito guys, sa vSwitch, 0 lang natin siya i-assign. Then, magkikreate din tayo ng static IP address kasi ayaw nating nagbabago siya. So, dito guys, sa pagkikreate ng static IP address, kailangan nyo i-make sure na nasa same subnet siya. So, bukod dun, kailangan nyo rin i-make sure na hindi pa nagagamit yung IP address na ilalagay nyo. So, para magawa nyo yun, open tayo ng CMD, then type nyo yung IP config. So, dito kayo magbe-base sa subnet na to. Then, click nyo lang yung create kapag okay na kayo. So, meron na tayong bagong VM kernel nick. So, ito siya. VM data store. So, ngayon, click natin si VM data store. So, ito siya. Then, ngayon naman, punta tayo dito sa storage. Then, punta tayo dito sa adapters. Then, configure natin yung iSCSi. So, click nyo siya. Then, enable. Then, dito, mag-a-add tayo ng dynamic target. So, ipopoint natin siya sa IP address ng iSCSi server natin. So, punta tayo dito. Then, run lang tayo ng IP config. So, 192.168.18.156. Then, save configuration yun na. So, ito na siya, guys. Then, ngayon, ipopoint naman natin siya sa iSCSi server natin. So, click nyo lang yung add. Then, ito siya. Ayan. So, mapapansin nyo dito, guys. Balikan natin to, ha. Oops. Ayan. Same sila dapat. Kasi kapag ibang IQN yung nailagay nyo, baka sa ibang location siya mag-point. So, itong IQN na to, ito yung unique identifier ng VMware natin para sa iSCSi. So, click nyo lang yung OK. Then, next. Then, dito, since training lang naman siya, hindi na natin i-enable to yung CHAP, saka yung reverse CHAP. Then, dito, pwede nyo i-review lahat ng options na pinili nyo. Then, kapag okay na kayo, click nyo lang yung create. So, antayin nyo lang siya matapos, guys. Ayan. So, close na natin. Then, balik tayo dito.
Ayan. Punta tayo dito sa data store. Then, magkikreate tayo ng bagong data store. Ayan. So, bago pala yan, guys, hindi ko pala naipakita sa inyo yung devices. So, kung mapapansin nyo, andito na yung iSCSI na sinetup natin. So, kaya degraded siya kasi yung hard disk na gamit ko or yung hard disk kung saan siya naka-store is medyo paliyado na. Ayan. So, ito siya, guys. Ayan. So, anyway, balik tayo dito sa data store. Then, piliin natin to yung new data store. Tapos, first option, create new VMFS data store. So, ito na siya, guys. Lalagyan lang natin ng pangalan. Then, next nyo lang. So, dito, pwede kayong mamili kung gusto nyo nang gamitin yung full disk or gusto nyo i-custom. Pag custom, pwede kayong maglagay ng gusto nyo lang na space or drive size. Then, pwede nyo siyang i-increase kung kailangan. So, next lang natin yan. Then, eto guys, yung mga options na pinili natin. Then, click nyo lang yung finish. Then, yes. So, ito na siya guys, si VMWare iSCSI. Ganito lang kadali mag-setup ng iSCSI sa VMWare. I hope may bago kayong natutunan.